Okay guys, so for today, we're going to cook a keto sinigang na sayote with shrimp. So here are the ingredients that we need to use. This is 90 pesos only of shrimp that you can buy in the market. And one piece of sayote, chopped already. 2 pieces of garlic kasi hindi ako masyadong mahilig sa garlic, kaya konti lang, but again, it's still up to you. We also have this onion. This is also 1 piece. Mahilig naman ako sa sibuyas, but since this is keto diet, we need to make the onion in moderation as well. And 1 piece of tomato, chopped already. I removed the seeds. And then, 1 teaspoon of salt. We also have 2 tablespoons of coconut oil. And we have 1 teaspoon of black pepper. And then, 1 tablespoon of fish sauce. Okay, let's prepare to cook. Okay, so ang una po natin gagawin is painitin yung pan. I already preheated it and then put our coconut oil. So, mainit na po siya. And then, ilalagay na natin yung ating garlic. Ang gusto ko dito sa garlic actually is sunog. Kasi every time I cook, kapag sunog yung garlic, mas nalalasahan ko siya and mas gusto ng taste bud ko. So, up to you po kung anong gusto nyo gawin sa kanya. Kasi kapag hindi siya masyadong luto, parang nasusuka ako. I don't know if ako lang or madaming ganun. Okay, so let's stir it up. Okay guys, so I think for me this one is enough kasi ilalagay pa natin yung onion. And mas masusunog pa kasi siya. And cooking the onion. Ayoko naman ang masyadong luto ang onion, kaya nilalagay ko kukarad. Yung tomato. And then, since sabi ko siya nang maluto yung tomato, pwedeng ilagay na kagad natin yung shrimp. And then, hintayin lang natin siyang maluto. Okay guys, so for me, this one is enough. Kasi lulutuin pa natin yung sagote mamaya kasabay ng shrimp. So, ayaw natin siya ma-overcook para hindi dumikit yung balat ng shrimp. So, sa pampalasa natin, we need to put first patis, salt, and the black pepper. It really smells good. My God. Masarap kumain. Sa bagay, lahat naman tayo mga keto diet, mga patay gutom kasi we're doing fasting. And please remember, the reason why I put fish sauce and then meron pang salt kasi hindi tayo pwede sa mga condiments like magic syrup, yung mga nor shrimp cubes. That's why ito yung ating ginagawang pampalasa. And anyway, yung shrimp, sobrang lasa naman na niya. Okay guys, so this one is enough. And before natin siya i-cover, ilagay muna natin yung gulay, which is the sayote. Haluin natin. I-mix muna natin yung mga pampalasa sa kanya before natin takpan kasi para mas maging malasa yung gulay or yung sayote. Hindi ko na siya nilalagay ng tubig, maybe later, depende kung paano magkatas yung sayote natin. Okay? So, ito na siya guys. Tinanggal ko na yung takip. And it's cooked already. Yan yung sinasabi kong magkakatas. Yung shrimp, yung sayote, and yung kamatis. That's why I did not add a water. So, ready to serve. Ayan na siya guys. And pwede na siyang kainin. Grabe, nakakagutom. Sobrang lasa niya. Very tasty. And this is our finished product. Our keto, ginisang sayote with shrimp. And by the way guys, I would like to invite you again to subscribe on my channel. Marami pa po tayong i-upload na different videos. And of course, to inspire you as well. As much as possible, we're going to cook when it comes to keto food or recipes, yung mga affordable and mumurahin for us to be able na ma-achieve natin ang mas madali ang pag-lose weight natin. And again guys, yesterday I was 69 kilos and now I'm 68. So again, from 88 to 68 kilos, I started September 28, nadapa nung December, holiday season, maraming food trip ang family. And now, since siguro, as of now, siguro mga nasa 63 na lang ako, but then not bad. I'm still 68 kilograms and my target weight is 60, so maybe 2 months more.
All right, happy eating!